Kasama na po natin yung boss namin, si Ma'am Regina Jing Reyes, ang head po ng ABS-CBN News, ay the ABS-CBN Integrated News and Current Affairs. Boss Jing! Congratulations! Congratulations! Salamat! Salamat! Maraming salamat! Hindi naman ako naka-gown, Doris. Maganda yung sabi, ano. Sabi niya kanina naka-gown ka raw, tapos may tiara. May tiara. Tingnan ko tuloy yung video. May gown ba talaga? Nakita ko ano yun, parang ano nga ang tawag doon sa butterfly sleeves ba yun? Yung parang sa patajong natin. Modern lang siya, modern. Modern. Oh, ganda, ganda, ganda. Papadala ko na lang, ipapadala ko kay Alvin. Yung alin? Yung picture. Yung picture para baka sabihin nyo nga, naka-gown, hindi nga. Ayan, pero ayan. Something. Piniplay natin. Ayan, piniplay namin yung video. Ayan. Pero tell us something more about this award. Kasi we keep on saying it actually is a prestigious award. It's a world award. Ibig sabihin, buong mundo ito. Pero ano ba itong significance ng award na ito, G? Kasi syempre hindi ko nga alam na meron silang ganito, no. We've heard of the World Association of News Publishers, no, yan yung One IFRA. Mahaba ang history ng grupo na ito. Syempre ang pinagmulan nila ay mga dyaryo pa, di ba, noon pang panahon na may giyera pa yata, mga 1940s pa noon eh. And then nagkaroon sila ng pagsusulong, no, naging advocacy din nila ang pagbibigay ng pwesto o pagkilala sa mga babae, sa mga babae sa newsroom. So yun yung grupo, no, yung One IFRA, the World Association of News Publishers. Yung IFRA kasi French eh, and then itong WIN, which means Women in News, ay nagsusulong na mapadami ang leadership ng mga babae at ang boses sa mga newsroom. Yun yung kanilang organization. Oo. Dati at, kasi, Jean, yung larangan na yan, ang namamayagpag, puro kalalakihan lang. Alam mo yan, Doris, kasi matagal ka nang nagtatrabaho sa news. Kita mo rin na sa ABS-CBN lang ay ilang taon din na puro lalaki ang nagiging news chief, no? Tama. Nagsimula lang ng kababaihan itong 2000s na. Kaya nga. Tsaka mga reporter na pinapadala sa mga pagko-cover ng mga ano, partner, mga gera. Yan, yeah, marami na rin babae lalaki ngayon. Ngayon marami ng babae. Correct. Pero nung araw, ayaw yan eh, di ba? Dahil ayaw babae. Ang tingin sa atin ay fragile, you know, baka masaktan tayo, baka hindi tayo marunong umilag sa mga bana. Yeah. Correct. So, yun yung, pero, ano. Yeah. Jing, noteworthy dun sa speech mo, sabi mo, nakuha ko yung award na to dahil sa mga tao sa likod ng camera o nagtrabaho para gumanda ang coverage ng ABS-CBN. Oo naman. Tell us something more Oo about naman. It. Oo. Kasi syempre ang sinasabi ni ang award ay ginawad sa inyong lingkod, ano, dahil sa sinabi nga nila sa outstanding leadership, editorial integrity at contribution sa newsroom. Pero hindi naman natin maitatanggi na hindi ito mangyayari, no. A leader is only as good as the team members or the entire team. Kaya hindi ko ito sinosolo. In fact, sinishare ko talaga at gusto kong isentro din sa buong mundo, no, sa harap ng maraming kasama natin sa industriya, na ito ay para rin sa ating lahat. At sabi ko nga, wala naman ako doon, hindi naman ako tatanggap ng ganitong parangal kung hindi rin dahil sa sipag ninyo at ang buong team natin, ano, sa mga sakripisyo ng buong newsroom, mga reporters, mga cameraman, ang ating mga writers, production staff, hanggang sa kamikita, driver, desk, correct, PAs, lahat ng yan ay may kontribusyon. Tama. Paano magiging matagumpay ang sino mang namumuno sa isang newsroom.
Doble ang doble ang significance nito para sa ating lahat, ano, Jing, dahil sa challenges na kinakaharap ng ating kumpanya ngayon. Ah, yun na nga, kaya ang tingin ko ay napaka meaningful, no? Ano man tawag doon, makabuluhan itong pagkilalang ito, dahil dumating siya sa panahon na naghihirap pa rin tayo. We are trying to survive. We are doing, hindi naman sa pagsasabi na tayo ay, you know, I don't want to sound like nagpupuri tayo sa ating sarili. Pero maraming hirap ngayon dahil wala tayong prangkisa at hirap ang ating financials, ano, hirap tayo sa advertising revenue ngayon, at nakikita yan sa ating pagtitipid, no? Pero gayunpaman, kahit nagtitipid tayo at limitado na ang ating mga resources, hindi pa rin natin pwedeng talikuran yung ating mission, katulad ng pag-deploy natin sa bagyo, no, sa coverage ng nakaraang super typhoon, at sa mga darating pa na hamon at iba pang makasaysayan at makabuluhang balita na i-cover natin, hindi naman natin yan tatalikuran. Kahit nagtitipid pa tayo, ay gagawin pa rin natin. Kaya itong pagkilalang ito sa atin, napakalaking bagay, because I think really that pinakita lang nito na may dahilan pa para ipagpatuloy natin ang ating mission, hindi ba? Hindi lang, hindi, paminsan-minsan madidismaya tayo, pero babalik at babalik tayo doon sa trabaho natin, doon sa ating bokasyon. Yeah, ibig sabihin, with or without franchise, we continue to do our job. Kasi trabaho natin yun, eh, di ho ba? Yes, yes. Definitely. Pero, oo. Ito, mas importante naman at katanungan nito, partner, Boss Jing. Oo. Ay, saan tayo kakain? Pardon, nasa Spain yan eh. Kaya nga. Kaya alam mo, masaya dito. Masaya akong kainan dito, pero late. Late ang lunch. Late yan. Late talaga sila. Siesta alam ni Aldi yung siguro, no? Ang dinner dito, no, maaga na yung 9 p.m. So, pero bumabaha ang ano eh, sa organizer siguro ng Media Congress ay may mga sponsors na nakuha, kaya laging may vino. Kaya umili kang uminom ng vino ay masaya ka. Eh hindi ako masyadong malakas dyan eh. So medyo lugi nga ako, di ba? Oo. Malakas ka lang ganyan, sa pulutan. No? Malakas lang sa pulutan. Yun. Tatanungin ko sana siya kung ganyan ba talaga ang glow ng mga nagkaka-award. Pwede ka naman lola mo para nag-glow. Correct. May ilaw na maganda yung aking kwarto. Kaya nga eh. Tinan mo, ang ganda ng ilaw. Wala kasi siya dito, kaya less stress. Balik na ako. Malapit na. Ay, nako. Okay. Siguro, ma'am, pangwakas na lang, ano ang gusto mong sabihin sa lahat ng miyembro ng ABS-CBN News na nandiyan pa rin, hindi bumitaw. Mm-hmm. No? So, despite everything that happened, ano gusto mong sabihin sa kanila? Well, unang-una, nagpapasalamat ako sa pananatili nila sa ABS-CBN at sa news team. Hindi natin matatawaran ang sakripisyo nila, kasi talaga namang meron silang pwedeng puntahan na ibang trabaho, diba? Meron silang pwedeng lipatan na ibang kumpanya, even media companies na talaga namang nagdagahanap o nagre-recruit ngayon ng mga tao. Malaki ang utang na loob na tinatanaw ko sa mga taong, sa mga kasamahan natin, ano, na nananatili sa atin. Mapabagyo man, lindol, pagputok ng bulkan, COVID, at kung ano-ano pang kalamidad. Kasali na kayo ni Doris at ni Alvin. Hindi, bilib ako na hindi ninyo inaalintana yung panganib. Sabi nila siguro, no, trabaho nyo kasi yan, kaya ginagawa ninyo. Or gusto lang ninyong sumikat. Hindi iyon eh. Hindi ganon. What motivates us to stay in this industry that is so far
very challenged right now and full of, you know, uncertainty. Gusto kasi natin yung ginagawa natin. We want to be witnesses to history. Gusto nating magsabi o magkwento ng storya ng ibang tao. It's never about us, di ba? Gusto natin na ituloy yung mission na yon. Naniniwala tayo that journalism is a force for good. Hindi ito para lang na sumikat ang isang tao or magsulong ng anumang agenda. Hindi iyon ang mission natin. Nandito tayo dahil kailangan ng publiko na merong mamamahayag, kailangan ng publiko na merong nagre-report ng mga kaganapan at bagay-bagay nang walang bias, walang kinikilingan, walang public relations or advertising involved. Just the facts, no? At kung ano ang ibig sabihin ng mga katotohanang yon sa buhay ng bawat tao, sa buhay ng mga komunidad na kinocover natin. So, nagpapasalamat ako sa mga hindi umaalis at nananatiling loyal sa atin at sa profesyong ito. Sabi ko nga kanina din, ano, may sense of urgency na nararamdaman ako na dapat nating tulungan ang mga nakababatang henerasyon na huwag tumalikod dito sa ating profesyon. Kasi tayo kasi may paalis na tayo, no? Hihina ang katawan natin. So sila dapat ang mag-take over from us. And I hope that they still value and understand the important role of journalists in a democracy. So yun ang masasabi ko sa kasama natin. Maraming salamat sa inyo. Kung pwede nga lamang na isama ko kayong lahat dito, no? Pero yun na muna. But know that you are in my mind and in my heart. And when I was up on that stage, I was overwhelmed with emotion because I know that I wouldn't be here without all of you. Thank you. So thank you. Maraming salamat. Ha? Maraming salamat. Thank you. Thank you. Here. Oh, may pahabol na kantsaw si Doris. Si Doris andiyan. Oh, maganda yung modo. Lukuhin mo na. Nababanggit-banggit lang natin para tayong kawawa. Partner, euro ang pera niyan ngayon. Mga basang sisiyo tayo ngayon dito sa SRO. Wala. Para kami mga balasubas. Nagsasabi kami, sumali kayo sa punto. May pa-premyo. Wala pa na kami pera, G. Pledge ulit ako kasi ito naman, di ka naman mabiro. Napakabilis mo namang mag-pledge. So, biro lang naman namin yun. Ilang kasi euro daw, sabi niya? Na yung ano, namimiss ko yung favorite colors natin. Ilang euros, Jing? Peso na. Boss, salamat po sa... Thank you. Thank you. Congratulations. Congratulations. Congratulations to all of us. Yes. I'm home safe. Safe trip. Yeah, thank you. Maraming salamat po.